Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga pinagkakautangan ng loob. Isama din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinababatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kaniya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan,
yaong aking minimithi ang hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo, itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila at sa iyo'y di nilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng pong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipapanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang manghahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at mga pariseyo. Bakit hindi niyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala nga pong nagsasalita ng ganyan. Kayo may nanlilin lang din." Tanong ng mga pariseyo, "Meron bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao na di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa akin pong mga kapatid na pari, si Father Eloy at si Father Raul. Kanina po sa sacristy, nagkukwentuhan kami ni Father Eloy. Sabi ho, apat daw po yung pari. At nung alas 7:02 na po, sinimulan na po namin, bigla pong dumating si Father Raul. Sabi ko kay Father Raul, "Father,
mahuli, humili. Eh, pagbiyan natin huminga-huminga muna si Father, ano ho? Malayo-layo rin ang pinanggalingan. At alam ko ho, yung iba ho sa atin, mga nanggaling din po sa mga ibang lugar. Sino po dito ang mga nanggaling sa ibang lugar? Taas ang kanang kamay. Ayan. Yung taga dito mismo, taas ang kaliwang kamay. Ayan, dinadayo ang lugar na ito. Bakit? Hindi ho kay Padre Pio, kundi dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, sa tulong ni Padre Pio. Si Padre Pio man, magagalit kapag ka ang pupuntahan lang natin dito ay siya. Tandaan natin, ang Diyos ang pinupuntahan natin sa mga simbahan. Ang mga patron, ang mga pintakasi nito ay katuwang natin sa ating pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya yan ho ang tanggalin natin sa isip natin. Kaya ho ito'y dinadayo, una tigit sa lahat, dahil sa Diyos, sa tulong ni Padre Pio. Minsan daw ho ay nagkaroon ng survey sa mga estudyante. Ano raw yung kanilang pinakapaboritong exam sa eskwelahan? Ang pinakamababa sa survey, yung essay. Bakit? Ang iksi-iksi ng tanong, ang haba-haba at ang dami-dami ng iyong isasagot, kaya yun daw ang pinakamababa. Pangalawa sa pinakamababa, yung fill in the blanks. Blanco. Hindi mo alam kung ano yung iyong isasagot. Pero ang nag-top na pinakamadaling exam sa mga estudyante ay yung tinatawag na, alam na alam nyo ano, multiple choice. Bakit? Nandoon na yung sagot. Pipiliin mo na lang. At kung hindi ka pa nakatitiyak, manghuhula ka na lang. Kasi nandoon na. Pero i-apply ho natin sa buhay yun. Yung multiple choice. Yan ho ang pinakamahirap. Minsan, pagising mo, pagbukas mo ng cabinet mo, hindi mo alam kung ano isusuot mo. Tama, mali. Kakain ka na lang, iisipin mo ba ano gusto kong kainin. Tama, mali. Yung kapag araw ng Sabado, Linggo, babangon ba ako o hindi? Mamimili ka pa. Minsan, nahihirapan tayo sa multiple choice sa buhay. Pero kung sa exam, yung multiple choice ang number one, sa buhay, yung multiple choice natin, minsan nahihirapan tayo pagdating sa espiritual na buhay. Yan o ang paalala sa atin. Mas marami sa atin ang nahihirapan pagdating sa espiritual na buhay. Ano ang pipiliin ko? Yung mabuti o yung masama? Tayo mismo ang nagiging hukom sa sarili nating buhay. At yan o ang ipinapaalala po sa atin ng ating pong unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias ngayon. At dumalangin sa Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ang Diyos, at the end of the day, ang huhukom sa atin. Sa mga pinili natin sa buhay, hindi ho tayo makalulusot sa makatarungang hukom na ito pagdating ho ng ating pong katapusan. Kaya nga ho, ito'y isang magandang paalala sa atin ngayon. Yan ho ang laging daladala't iniisip ni Padre Pio, that I will face
the merciful and compassion judge in my life. Kaya ho siya nagpakabanal. Kaya ho siya nagpakabuti. Dahil at the end of the day, ang iniisip niya, haharap ako sa isang makatarungang hukom. Tayo ho, sa karanasan natin sa buhay, ang dali-dali nating humusga. Ang dali-dali nating humukom. Masyadong marumi ang ating isip. Masyadong naglalaro ang ating isip sa ating kapwa. Masyado tayong mabilis humusga. Sana ho, sa panahong ito ng Kwaresma, ito po yung iayos natin sa buhay. Ito po yung mga putulin at alisin natin. Yung masyado tayong mabilis humusga sa ating kapwa. Suriin natin, siyasati natin, at tandaan natin na ang Diyos ang makatarungang hukom sa buhay natin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobra, ipakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapayatala na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malukod mong pagtanggap sa aming mga alay, ay aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal tapong may kapal, banal ang iyong pangalan,
banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulang. Sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili pong nakaluhod. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling abi may simbahan laganap sa buong daydig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco at Santo Papa at ni Gilbert namin as bispo at ang bispo at kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa Diyos lamang mapapanata. Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. O Diyos,
Diyos, ikaw ang aking kaligtasan na sa'yo, aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan na aking buo't natanggulan. Sa Diyos lamang mapapanalo at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay nang banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nagaanyanya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paggalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po. Ikatlo, mga kapiyo, bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo po ay nanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal na istasyon ng krus
Tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon, ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan po natin ang bawat isa. At ganun din po, nais din po nating i-welcome at pasalamatan ang mga paring nakasama natin sa banal na pagdiriwang na ito. Si Father Nap Baltasar mula sa Santo Cristo Parish, Valenzuela, at ang kanyang mga kasama. Palapakan po natin sila. At gayon din po si Reverend Father Raul Atienzo mula sa De La Paz Parish, Binyan, Laguna, at ang kanyang mga kasama. At siyempre po, sa lahat ng pilgrims na naririto ngayon, sa lahat ng nakiisa sa banal na misa, sa online, sa Radyo Totoo 95.9, sana po tayo ay patuloy na gabayan ng ating Panginoon para maging tama lagi ang ating pagpili, maging maayos ang ating paghuhusga sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat, salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para
sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.